Hi, UP Gaming Guild, and first of all, I want to thank you for inviting me. Pero gusto kong humingi ng pasensya kasi I couldn't make it there physically kasi nasa abroad ako. And I'm actually an OFW, so please allow me to introduce myself. A bit of a background. So I'm Nile, I'm the creator of Balete City. And it's a Pinoy third-person RPG game based on Philippine mythologies and base sa kulturang Pilipino, sa ating beliefs about sa kapre, diwata, engkanto, kinabathala, magwayan, sidapa, lahat ng tungkol sa mga paniniwala at beliefs sa kultura natin. I was invited here to talk about the importance of music and sound design in game development. So first of all, ilang beses kayong naglaro ng game tapos napansin niyo yung mga sounds na ipaparinig ko sa inyo? Ano yung narinig nyo? So it para siyang sound ng isang character na naglalakad. Ulitin natin. Ayan. Ayan. Para siyang may daladalang keys. Ayan. How about this second sound? So habang naglalaro kayo, sino nakaka-notice ng mga subtle sounds ng mga ganito? Pangatlo. Pangapat. Alamin natin kung ano yung mga pinarinig ko sa inyo. Unang-una, pinarinig ko sa inyo yung ito yung mga sound o mga bagay, mga tunog na usually, pag naglalaro kayo, kagaya ng paglalaro ng Skyrim, Diablo, or kung anumang game na nilalaro nyo, minsan hindi nyo mapapansin yung mga minor details na meron dun sa environment, kumbaga ambient sounds ng game world. Bakit ko plinay sa inyo? Kasi sa sound design, yung mga elementong ito yung naglalabas ng realism habang naglalaro kayo. Ito yung nagdadagdag ng feeling, kumbaga na parang totoo yung nilalaro nyo dahil sa mga subtle o yung mga maliliit na mga sounds na dumadagdag doon sa buong experience, sa buong immersion habang naglalaro kayo sa game. So unang-una, yung pag naglalakad yung character, nagmo-move yung damit niya, naririnig niyo siya, so parang kinikis-kis siya. Kung meron siyang dalang mga weapons, kikis-kisin sila, metal to metal, clanging. Kumbaga, kung may keys siyang kasama, tumutunog yung mga keys, naririnig niyo siya sa headset niyo habang nilalaro niyo yung game. Importante dito yung tunog ng paglalakad ng character, kumbaga yung footsteps ng character. Kasi dito niyo malalaman kung yung character niyo ay gumagalaw or pumupunta, moving from one point to another point. It's like a cue kung saan pag wala nito, hindi kayo connected dun sa character, hindi kayo connected dun sa world ng isang game. So ganun din sa movies actually. Meron nga akong isang video na napanood na napaka meticulous ng paggawa nila ng sound design. Yung mismong pag flip ng pages, nire-record nila yon separately. Ito pa, yung last na sound is the shattered bones. Let's see kung ito. Ayan, importante yung mga sounds na yan. Lalong-lalo na sa mga action games. Sa Resident Evil, yung kung saan kailangan mong ma-feel yung reaction nung sinusuntok or ini-slash gamit ng weapon, or dapat maririnig mo yung pag-break ng bones doon sa enemy mo or even doon sa mismong character mo to heighten up the realism of the game. Bottom line, these are the minor details na nagkakaroon ng direct impact doon sa gaming experience mo. Sabi nga nila, the devil is in the details. Na-try nyo na bang maglaro ng game? Just like Skyrim, Counter-Strike, yung mga old games natin. Millennials, diba? So, for instance, Fortnite ngayon, na hindi gumagana yung speaker ng computer or wala kang headset or walang speaker yung computer. Diba, napakajahe, ang hirap imaniobra ng game. Ang rason dyan, yung mga background sounds kasi,
siya yung nagbibigay ng connection sa'yo as a gamer to the world ng gaming world. Pag wala yung sounds, hindi ka konektado doon sa nilalaro mo mismo. Visually, oo, kitang-kita mo ang nangyayari. Pero it's half of the realism. Dapat meron kang ring marinig. Kung siguro nga in the near future, pag naka-invento sila ng something na pwede mong ma-feel yung world nung nilalaro mo, that's even a greater experience. Where as of now, what we can have sa laptop, sa PC, sa console, is the sense of sight and the sense of hearing. Lahat ng yan, tinatap ng mga game developers to make your experience more enjoyable and more immersive. Kaya nga tayo may tinatawag na mga 3D, may tinatawag na 9D, 7D, kung pupunta kayo dun sa mga ibang places na may mga attractions, may tinatawag na 7D, yung iba, yung mga upuan na nagsishake, nagbabibrate para ma-feel mo kung ano yung nangyayari sa movie. Meron pa yung bigla na lang nag-spray ng water just to level up yung sense of immersion mo doon sa being part of the movie or being part of the game itself. That's the same role of sound design and music design sa isang game development or movie. It's equitable or pantay siya doon sa role na ginagawa ng mga visuals. Sa gaming, there's visuals, there's story, there's sound design, there's music. Para lahat ng yon nagbe-blend in, they're cooperating with each other to make the gaming experience. Mapapansin nyo sa mga earliest games, like yung mga Pong or yung sa family computer dati, even though napakasimple ng mga graphics nila, meron silang way of making it more attractive to gamers. Dati, diba, yung Pong, para lang siyang ping pong na dot siya with lines lang na nagka-catch ng bola from side to side. We can play that. So ito ay ang original Atari Pong, year 1972. Ayan, so it's very very simple visuals, pero may mga naglalaro that time. The reason behind that is they made use of sound design na naging mas interactive yung game, mas naging attractive siya rather than the visuals itself, rather than being plain. Siguro pag walang sounds yan, ang hirap laruin kasi you don't know kung na-catch mo yung bola or you don't know kung na-hit mo ba or anong nangyayari, so wala kang idea. Although visually, kitang-kita mo siya, pero when it comes to your brain responses kasi, you have to have a different stimuli. Sight, the hearing, touch. Right now, you can't have touch, so sight and hearing lang. Ano ba? Ano ba ang epekto ng magandang audio design at saka bad audio design sa isang game design? Sabi nga natin, napaka-importante nito para ma-heighten up yung immersion, yung interactivity sa game as well as the movie, para ma-hook yung audience dun sa story mismo, dun sa nangyayari sa scene sa movie. So ibig sabihin, kung bad audio design or bad music ang nilagay mo dun sa game or sa movie, it would create the opposite of what it is doing if it's present. Kung it's making it more attractive and more enjoyable, siguro it would make it boring and irritating, cringy siguro yung movie or yung game pag bad audio design. So yung hindi mo, tipong ang ganda-ganda ng gameplay pero yung sound effect is masakit pakinggan, sakit sa tenga. So it's unbearable, hindi siya enjoyable. Ganun yung effect niya. Meron akong example dito, isa siyang action scene from BBC. Pero I don't know what's the history about this video. Pero nasa YouTube siya, naka-upload siya. It's an action scene na para silang hiking to the Mount Everest. But some point, na nakalimutan yata nilang lagyan ng SFX or ambient sounds. Kung papanoorin niyo siya. Steady yourself! Help! Mike, you good? Okay, so as you can see, nasa labas sila pero there's walang indication na nasa labas sila. Though visually, kitang-kita mo na nasa Mount Everest sila, but you can't hear anything na nagsasuggest na nasa Mount Everest sila. So supposedly,
kung na-workout ito, may maririnig kang whistling ng sounds, ganyan. Ano ba, nag-echo. Iba-iba kasi yung sound ng mga voices pag nasa loob ka ng kwarto kaysa sa labas. I don't know the term, pero sa mga audio engineers, sound designers, meron siyang ginagawa. I don't know the term, pero pinapalawak nila yung pag-echo ng sound or something like that. But there's definitely a difference doon sa sound or doon sa pagsasalita ng isang tao, doon sa tunog ng mga actors na nasa loob ng kwarto at saka nasa outdoor. Doon sa video na yun, as you can see, it's an outdoor scene, but the sound or the dialogue between the actors sounds like as if they were inside or indoor. So there's something wrong about it. Kulang din siya nung sounds about dun sa mga movements nila, like yung cloth nila, yung textile na nag-i-interact dun sa mga damit nila, yung rope, yung pag-grab nila ng mga metals. Sound is not present. Kita nyo naman doon sa example natin on how important it is na yung movie or a game should have a good design or at least ambient sound or music is existing. So let's go naman doon sa mga examples of good audio design. Lahat naman sa inyo are gamer. Ini-expect ko na marami na kayong nalarong game more than me because ako limited resources lang. But for example, sa Diablo, we can play a bit of a gameplay here. Ayo, sa tingin nyo, bakit maganda yung audio ng Diablo? Yeah, for my personal opinion, unang-una, maganda yung ambient sound. So alam mo kung fighting na may mga kalaban because sound, meron silang special soundtrack about that. Yung footsteps ng paggalaw ng character from moving from one point to another, ramdam mo na naglalakad yung character o tumatakbo yung character. Even yung mga pag-open nila ng mga sarcophagus or yung mga loots, ganyan, yung mga doors na bubuksan mo, all of them is producing sounds pag ginalaw mo siya or interacting with it. And even mga screams and mga shouts na maririnig mo while playing, yung mga noises na nasa background, that somehow, somewhat, gives you chill on your spine. Kumbaga, nakakatakot, nakakadagdag dun sa suspense, nakakadagdag dun sa thrill, nakakadagdag dun sa excitement mo habang naglalaro ka ng game. Yan. So, let's look on Battlefield 3. What makes Battlefield 3 good in terms of sound design and music? So, unang-una, rinig nyo yung mga sounds ng bullets, yung mga explosions, yung mga pagputok, pagsabog sa likod, yung salita ng mga NPC sa background, yung salita mismo ng characters. It's all blending up nicely and it's creating a mood, ambience. It's creating a world inside your head, aside from the visuals coming from your screen. So let's have a look naman sa isang movie example. We have The Night Gate. To travel in silence by a long and circuitous route, to brave the arrows of misfortune and fear neither noose nor fire, to play the greatest of all games and win, foregoing no expense, is to mock the vicissitudes of fate and gain at last the key that will unlock The Ninth Gate. Ayun. So, base sa movie, doon sa scene na yon, pag ikaw nanonood, you can feel the eeriness of the environment.
feeling mo na nandun ka sa isang place na basa, na maluwang, malamig. Although hindi yan pinapakita visually doon sa movie, it feels like there is something other than what you see on the screen. So it's parang it gives you a wider perspective. It gives you the hidden parts of the movie, of the story, dun sa screen. Screen kasi napakalit lang yan. So it's like kung ano lang available dun sa PC or sa movie screen. Kumbaga, they're telling a story, telling other details, telling more ingredients behind the screen. So yun yung advantage of using sound, using music in game design and in movie. Sabi ni Jess Shell ng The Art of Game Design, sound design is what truly convinces the mind that it is in a place. In other words, hearing is believing. So from that word pala. On my personal take, it's like the visuals give you the initial scene, the story, what do you expect of the environment. It entices you and ito yung kumukuha ng interest mo dun sa movie. But as you move along, what seals it, what makes it real and what makes you believe is through sound design and music. Sabi ulit ni Jess Shell sa Art of Game Design, music is the language of the soul. If your games are going to truly touch people, to immerse and embrace them, they cannot do it without music. So, bakit? Bakit nasabi ni Jess Shell yun? Kasi nga, ang music, it brings out or it creates a connection from the audience to the movie or to the game. How is that possible? Kasi it brings back memories. Like for example, pag nakarinig ka ng patak ng ulan, may stimulate ngayon yung brain mo para i-bring back yung mga memories, mga good memories na naranasan mo involving the rain. Like for instance, naglaro kayo ng mga kalaro mo dati sa labas ng bahay at biglang umulan and find it so exciting and so refreshing and so rejuvenating. Minsan, nung bata ko, naalala ko, pag lumabas ako at biglang umulan, gusto kong maligo. Habang naliligo ako, pinapakiramdaman ko lang yung environment ko and I am hearing the sound of the rain touching the things that surrounds me, just like the rain pouring in the roof. Minsan, maririnig mo yung patak ng ulan mismo sa katawan mo. So, it's bringing back memories of a certain place, of a certain time, or a certain period. Depende sa'yo. That's why it creates connections. Meron din naman na mga game developers that they're so good in doing music and yung music na yon nagki-create ng mga bagong memory. Instead of bringing out the past memories, it creates another memories. Just like this. I'll play you some music and tell me kung hindi naging memorable to para sa inyo. Sino sa inyo ang walang memories sa Super Mario? Diba lahat naman tayo nung sumikat ang Super Mario, meron tayong mga good memories with our friends, good memories with our cousins, with our playmates, ganyan, mga naglalaro. So, marinig mo lang ulit yung Super Mario, maalala mo yung mga masasayang panahon na naglalaro kayong panang Super Mario. Sa Zelda! Sa Skyrim. So ano yung process of game sound design? So although sa Balete City game, di pa kami nag-start sa sound design and music design, we have a lot of plans and goals para ma-achieve namin yung kung ano yung pinag-usapan natin dito to heighten up the realism and to make it more immersive and make it more interactive. Before that pala, explain muna natin kung paano ba yung sound design process sa isang game development or even sa movie. Unang-una, you have to have a library, an entire, I'm not talking about a small time library, kundi an entire library of custom sound effects para meron kang mga ingredients na magagamit to make the sense of realism and uniqueness doon sa game mo. Anong mga tinutukoy kong mga sound libraries na yan? For example, bibigyan ko kayo ng example. You have a character. Yung character mo habang naglalakad yan, may tunog yan. So yun yung footsteps. Isa yan. Yung footsteps na yon
may iba't ibang tunog yon kung mag-i-interact siya sa iba't ibang klaseng surface. May tunog ng naglalakad sa grass, may tunog ng naglalakad sa semento, may tunog ng naglalakad sa mud, at iba rin yung tunog kung siya ay tumatakbo. So that's another set of, for example, we have 4 different types of floors. Merong running and then 4 different types of running on different types of floors. Meron din, if you want to make it more realistic, dadagdagan mo siya ng breathing ng character mo. Kasi pag naka-idle yung character mo, iba yung breathing sound niya, like normal breathing, like something like that. Or if pag napagod yung character mo, kakatakbo, to heighten up the realism, you make it sound like pagod na pagod siya. Pag pagod na pagod ka, mas mabilis yung breathing mo, mas malalalim yung paghigop mo ng hangin, ibang na namang set of sound yun. There's another. Pag mag-a-attack, kunwari, may kalaban, may dumating na kalaban, mag-a-attack ka, yung pag-swing ng weapon mo, there's another sound. It's called swoosh. So yung swoosh siya, yung making the fighting more interesting. Pag wala yun, wala kang cue na hindi mo ma-feel or hindi mo malalaman na umaatake ka na or using the weapon. Iba na naman, pag kunwari yung weapon mo tumama sa isang metal doon sa costume ng enemy mo, meron ka na naman dapat sound library of metal clanging. I will give you an example like this. Hindi lang yan. If you're making a game, you don't want na yung sound mo throughout the entire game ay isa lang. So to make it more interesting, you have to have variations of the same sound effects. It's like 4 kinds of swoosh, 4 kinds of hit sounds, 4 kinds of idle sounds, 4 kinds of breathing sounds. And plus, meron pa tayong dialogue. Iba-iba pa yung ire-record mo pa yung mga dialogues. Ire-record mo din yung mga salita ng NPCs. Pagdating sa ambient sound, it's another type of library. For instance, sa isang scene na gusto mong i-portray, yung character mo napunta sa woods. Pag meron ka ng different sounds, katulad ng mga sinabi ko, kailangan mo ngayon yun ilagay, ilapat doon sa game mo, na para sakto siya dun sa interaction. Kunwari, sakto siya sa pag-fight mo dun sa kalaban, sakto siya sa pag-steps mo sa kalaban. Kasi, pag hindi mo siya nailagay ng tama, mapapansin mo siya magiging, instead of subtle siya dun sa background, manonotice mo siya. So, it will defeat the purpose of making it subtle and in the background, and hindi na siya tunog realistic kasi huling-huli na yung mga sounds or something like that. Sa ambience, kailangan mo ng tunog ng hangin, kailangan mo tunog ng hangin sa puno, yung mga dahon, merong tinatawag na rustling ng mga leaves, yung mga ibon na lumilipad sa malayo. For instance, pumunta yung character mo sa cemetery at maraming mga uwak, kailangan mo ngayon ng tunog ng uwak. Pag lumipad sila, yung pag-quack ng mga uwak. Everything you can think of needs sound. Everything that we put and it's not there in the game, it needs sound. Parang we're extending those that are visible in the game as well as those not visible in the game. Ine-emphasize natin gamit yung sound. Karoon na tayo ng a little bit of background in the importance of sound design and music. Meron pa pala, nakalimutan ko. Aside from sound design, we have the music. Music naman is, it's a composition. The music is another story. Ito yung nagsiset ng mood ng player pag pumunta sila or pag gumagawa sila ng quest. Merong additional excitement factor dahil dun sa music na tumutugtog dun sa loob ng game. Like for instance, there's an emotional moment na matay yung character, yung relative ng character mo dun sa during the cutscene. Kailangan nila ng music to heighten up the mood, to emphasize what's happening in the screen. That's how they use music. And kailangan din ng sound effects sa UI interaction. Like for instance, kailangan mag-choose ng skills, bumili ng skills dun sa skill tree. Kailangan ng sounds para malaman you're choosing an option or you have chosen an option. May mga sounds like click sa mga ibang laro, may mga ibang sounds like siguro more natural like tunog ng bamboo or other musical instrument they're using and they're putting it on the UI interaction para would make browsing of the UI more fun and more exciting, ganyan, more interactive. So ayun,
Last, ayun. So, i-introduce ko ulit. I am from Balete City Video Game. It's a Pinoy development team. It's a crowdsourced and crowdfunded project. And we are aiming to promote and educate and as well as somehow preserve our culture and the Philippine mythologies itself and the beliefs na meron tayo. Somehow kasi we feel like we are already forgetting it and it's already fading. So somehow, we have to, in our team, we know that we need to step up and do something. And for us, we're using gaming, the video game as a platform because we believe that it's more interactive and it's more immersive pag sa gaming mo siya nilagay. And we hope that we could reach a lot and a wider audience, lalong-lalo na sa mga younger generations, using gaming as a platform. In Balete City Video Game, even though it's under development at hindi pa namin nare-reach yung stage of sound design and music design, music scoring, we have a lot of plans para ma-achieve namin yung mga diniscuss natin earlier to heighten up the immersion and interactivity of the game. Unang-una, sa Balete City Video Game, we are encouraging volunteers or contributors, those people na they want to contribute with the game, they want to help us to make the game reach on the publishing stage. Sa Balete City Game kasi we believe that the talent of our fellow kababayans are world class. So marami tayo dyan magagaling na 3D modelers, mga animators, mga programmers, mga voice actors, mga digital designers, mga marketers na they don't have a chance to work on a project that is shouting Pinoy. So right now, we're giving them a chance to be proud of who they are and what they do. Right now, we are tapping talents from different backgrounds with different experiences and some of them are top of their fields, like magagaling silang mag 3D model, magagaling silang mag voice act, and we are overwhelmed that they are pledging their support kasi nga, we are an independent team and funds namin, we don't have an investor yet, but we do have our Patreon account. You can back us up. May makikilala kang mahilig sa Pinoy mythology and gaming. They can fund us through Patreon. We have the link here. Anong plano namin sa sound design and music scoring of Balete City Video Games? Unang-una, we're tapping Pinoy voice actors. So maririnig niyo yung mga Tagalog na professional voice actors inside the game. Yung mga sound designers and music composers na magagaling sa mga ginagawa nila. And we would like to incorporate then yung mga indigenous musical instruments na meron tayo sa Pilipinas. Just like the kulintang, for example, or yung mga bamboo musical instruments sa Ifugao, we're doing our best to communicate and to reach out dun sa ating mga cultural groups. We want to collaborate with them to get the consent and para ma-incorporate namin yung mga elements na yon, for instance, the musical instruments, doon sa game mismo. Ngayon, unang-una, we have voice actors and sound designers that are Filipino. Pangalawa, we're using musical indigenous instruments. Pangatlo, we want to crowdsource the environment noises or some sound design. Kasi instead of buying it from marketplace that would push us to spend a lot of money on buying assets, we would like to get it from help of those passionate kababayan. So if you want to contribute with our game, you can do so via recording some noises that we require, just like the crackling of fire, or tunog ng pusa na naglalampungan sa labas, or yung pagbalay ng twigs. The rain, you can record the rain, you can record everything that makes sound. Ang pinakakailangan namin dito is yung mga sounds na symbolical or familiar sa atin sa Pilipinas. Yung mga sounds na pag narinig mo ay will make you feel Philippines. It's like for instance, taho, yung mga nagbebenta ng taho. Like paggising mo ng umaga, you can hear them shouting from afar, taho or something like that. It would make you remind of something from your childhood memories. Like for instance, ako, yung favorite kong taho dati. Marinig ko lang yung taho vendor na nagsisisigaw from afar, tatakbo na ako para bumili ng taho. So something like that. Yung mga sound ng jeep, sound ng tricycle, anything actually. So we are encouraging everyone to please help us to crowdsource and record sounds and
take pictures. We would need everything na pwede niyong may tulong sa amin. Again, to wrap up everything, thank you for this opportunity, for having me here, even though I'm not there. Pero thanks for listening to my talk, even though it's just pahapyaw lang, this little bit about the music and the importance of sound design. And thank you as well for some of future supporters para sa game namin. We have a very, very long way of doing this game, developing this game, but with your support, with everyone na tutulong sa amin, we know that we can make it, and we know that we can push it and publish it. One day, nasa market na siya, and one day, meron na tayong RPG video game na base sa mitolohiya ng Pilipino, as well as it's a 3D and it's an RPG and it's made by Pinoy and everything that screams Philippines and Pinoy mythology. Thank you, and subscribe or Facebook page, share, comment, and like. Mabuhay ang mga gamers, and thank you UP Gaming Guild. Maraming salamat.